Join us as we celebrate Knox UMC's 122nd year anniversary with a theme, Joyful in Hope. Remember God's goodness with our Joyful in Hope series all Sundays of October with inspiring words coming from our special guest speakers. Let's spend some time to renew our spirits with our healing night on October 15 together with Reverend Dave Sablan Jr. Sing your praises to the Lord as we have our Praise and Prayer Rally on October 16 with Pastor Luther O'Connor. October 18 marks our 122nd anniversary. Join us at 7 p.m. for our anniversary celebration featuring performances from our Knox UMC family and special guests. Finally, Knox Naman International will render a night of K&I music on November 27 and 28. Featuring the K&I Choir, the Granadosian Brothers, and other special guests. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Thank you.
Remember God's Goodness with our Joyful in Hope series, all Sundays of October, to celebrate Knox UMC's 122nd anniversary. October 4 is World Communion Sunday. Be one with the body of Christ, together with our ministerial team, and hear the message from Reverend Dr. Maritas Cruz. Celebrate God's blessings for the church with Bishop Daniel Aricheya on October 11. October 18 marks our 122nd anniversary. Join us at 9 a.m. for our Sunday worship service with Senator Manny Pacquiao as our special guest speaker. We end our anniversary month on October 25 with inspiring and encouraging words for our well-being from Dr. Charity Viardo-Gorospe. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Join us as we celebrate Knox UMC's 122nd year anniversary with a theme, Joyful in Hope. Remember God's goodness with our Joyful in Hope series all Sundays of October with inspiring words coming from our special guest speakers. Let's spend some time to renew our spirits with our healing night on October 15 together with Reverend Dave Sablan Jr. Sing your praises to the Lord as we have our Praise and Prayer Rally on October 16 with Pastor Luther O'Connor. October 18 marks our 122nd anniversary. Join us at 7 p.m. for our anniversary celebration featuring performances from our Knox UMC family and special guests. Finally, Knox Naman International will render a night of K&I music on November 27 and 28
featuring the KNI Choir, the Granadosian Brothers, and other special guests. So mark your calendars and join us online. Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more details. Thank you.
Good morning to everyone. Listen to me, my people. Listen to what I say. I give my teaching to the nations. My laws will bring them light. I will come quickly and save them. The time of my victory is near. I myself will rule over the nations. Distant lands wait for me to come. They wait with hope for me to save them. Let us sing, 'Tis so sweet to trust in Jesus. For this beautiful morning that you have given to us. We thank you, Lord God, for the strength, Lord God, sa kagalakan na aming taglay upang patuloy po kami makapaglingkod. Panginoon, samahan mo po kami, ikaw nawa ang siyang aming maitaas at mapapurihan at dinggin mo po ang aming mga panalangin idudulog po sa iyo, Ama, upang magbigay ng kagalakan at kagalingan, Panginoon, sa bawat anak mo na nakatunghay ngayong umaga. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pong tagapagsalita, ang aming pong DS Percasio, Lord God. Bless him, Lord Jesus, at patuloy na ikaw po ang siyang marinig namin sa kanya, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat isang panibagong araw, isang panibagong kapahayagan ng ating Diyos ay buhay na buhay. Amen po ba? Wow, amen na amen. So mga kapatid, alam ko na narinig na ninyo dati yung pangungusap na ito, na nagsasabing, inubos nyo na ang aking pasensya. Wow, kapag ka narinig natin yung pangungusap na yon, parang delikado na, hindi ba? Inubos nyo na ang aking pasensya. So mga kapatid, yung title ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, bagamat meron kayong team, no po, o pinaka-topic, ay binigyan ko ng title na Powerful Intercession from Numbers chapter 14 verses 11 to 19, na ganito po ang sinasabi:
The Lord said to Moses, "How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me, in spite of all the signs I have performed among them? I will strike them down with a plague and destroy them, but I will make you into a nation greater and stronger than they." Moses said to the Lord, "Then the Egyptians will hear about it. By your power, you brought these people up among them, and they will tell the inhabitants of this land about it. They have already heard that you, Lord, are with these people, and that you, Lord, have been seen face to face, that your cloud stays over them, and that you go before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. If you put all these people to death, leaving none alive, the nations who have heard this report about you will say, 'The Lord was not able to bring these people into the land he promised them on oath, so he slaughtered them in the wilderness.' Now may the Lord's strength be displayed, just as you have declared. The Lord is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. In accordance with your great love, forgive the sin of these people, just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now." So mga kapatid, balikan ko po yung sinabi ko kanina, yung pangungusap na yon, inubos nyo na ang aking pasensya. So madalas naririnig natin ito sa mga magulang, no po, kapag ka nakikita nilang pasaway yung kanilang mga anak. Mga minamahal ng mga kapatid, ganito ang nakita ko habang binabasa kong mabuti yung Numbers chapter 14. Ganito yung nakita kong sinabi ng Diyos sa mga Israelita, "Inubos nyo na ang aking pasensya." At ang tanong, bakit kaya naubos ang pasensya ng Diyos? So alam po nating lahat, hindi ko binasa yung Numbers chapter 14 verses 1 to 10. No, pero kung babasahin natin yon ay makikita natin na panay ang pagrereklamo at pagrerebelde ng mga Israelita, hindi lamang kay Moses kundi maging sa ating Panginoon. Napakatindi ng kanilang pagrereklamo at ng kanilang pagrerebelde kapag ka nakakaranas sila ng mga pagsubok ng mga panahon na yon. Kaya sa verses 11 and 12 ay nakita natin na napuno ang Panginoon at ipinahayag niya kay Moses, nalilipulin na niya ang mga Israelita sa pamagitan ng pagpapadala ng salot. So ganun katindi yung gagawin ng Panginoon sa mga, dahil sa rebellious attitude ng mga Israelites sa kabila ng hindi tumitigil yung Diyos na pagpalain sila at patuloy nagabayan sa kanilang paglalakbay. "But somebody stood in the gap for the Israelites. He was a true prayer intercessor." Kanya nga sabi ko kanina, ang title ng message ngayon ay Powerful Intercession. Because of Moses, a true intercessor for the people and to our God. So napakaganda ng puso ni Moses na pinakikita dito sa teksto natin ngayon, mga minamahal na mga kapatid.
at yung powerful intercession ni Moises ay napakagandang halimbawa sa atin bilang mga mananampalataya. Napakagandang halimbawa sa atin bilang isang church na pinahalagahan yung ministeryo ng pananalangin. Brothers and sisters, a true prayer intercessor is willing to stand in the gap. Tandaan po natin yon. He is willing to pray faithfully for the people. He is willing to humble himself before God. At ganito ang hinahanap ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Ganitong puso ang hinahanap ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng pananalangin. Hindi sarili lang ang mahalaga, katulad ni Moses, nakahandang magsakripisyo para sa iba. In fact, mga kapatid, kung iugnay natin sa Exodus chapter 32, yung ating mga talata ngayon. Yung Exodus chapter 32, ito yung panahon na nasa Mount Sinai si Moses at nakikipag-usap sa Diyos habang ibinibigay sa kanya yung Ten Commandments. At alam nyo, habang nakikipag-usap si Moses sa Panginoon, si Aaron na kanyang kapatid at ang mga Israelita ay gumagawa naman ng Diyos-Diyosang yari sa ginto. At dahil dito, nagalit sa kanila ang Panginoon at sinabi niya kay Moses, nalilipulin niya lahat ang mga Israelita. Ngunit namagitan si Moses para sa mga Israelita. Kanya sa Exodus chapter 32, mababasa natin verses 31 and 32, sabi ni Moses, kung lilipulin ninyo ang mga Israelita, alisin na rin ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Wow, grabbing intercessory prayer ni Moses nung mga panahon na yon. At dahil sa panalangin na yon ni Moses, ay nakita natin na hindi pinuksa ng Diyos yung lahat ng mga Israelita. Ang nilamon lang ng lupa sa part na yon ay yung mga direktang nagsabi na hindi na sa panig ng Diyos yung kanilang mga buhay. At sa ating teksto ngayon, mga kapatid, sa Numbers chapter 14, verse 20, matapos yung panalangin ni Moses, yung pagsusumamo niya sa Diyos, ang sagot ng Panginoon, I have forgiven them as you asked. Pinatawad ko na sila dahil sa iyong pakiusap sa akin. Alam nyo, napawaw talaga ako dito sa panalangin na ito ni Moses. Yung punong-puno na puso ng Panginoon sa mga rebelding mga Israelita dahil sa panalangin na yon ni Moses ay nabagbag at hindi niya itinuloy yung plano niya na padalhan sila ng salot. Brothers and sisters, very powerful ang intercessory prayer ni Moses. So bakit kaya? May tatlong bagay akong nakikita. Number one, because of his love for the people. So nakita natin, nalusaw yung puso ng Panginoon. Yung mapagmahal na puso ng Diyos ay nalusaw doon sa panalangin ni Moises dahil yung panalangin ni Moises naramdaman ng Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang kababayan. Hindi niya kayang makita na yung kanyang kababayan ay mapupuksa nung mga panahon na yon. Again, napakaganda ng puso ni Moises, punong-puno ng pagmamahal para sa kanyang bayan. At ito ang nakita at naramdaman ng Diyos nung mga panahon na yon. Mga minamahal na mga kapatid, alam ko na amen sa inyong lahat ito. Sapagkat yun ang nais ng Diyos na makita sa mga mananampalataya, pusong nagmamahal ng totoo sa church, pusong nagmamahal ng totoo sa kapwa mananampalataya, pusong nagmamahal sa maraming mga tao at handang mamagitan, mag-stand in the gap upang sila ay pagpalain ng ating Panginoon. That is number one, because of His
love for the people. Number two, because of his boldness to speak to God. Napansin po natin ang tindi ng boldness ni Moises sa kanyang pananalangin dito. At kung ilalagay natin sa lingwahe natin ngayon, sinasabi niya na pagtatawanan po kayo ng mga nakapaligid na bayan kapag ka pinuksan ninyo ang mga Israelita. Sasabihin nila na nilabas nyo nga, pinalaya nyo mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ngunit hindi nyo naman kayang pangalagaan sa lugar na ito. Kanya pinuksan ninyo sila. At hindi lang yon, ibinalik ni Moises sa Panginoon yung mga pangako sa kanila ng Diyos. Ibinalik niya sa puso ng Diyos yung kanyang pangako na sila ay pagpapalain, pagtatagumpayin at dadalhin doon sa lupang pangako. Kanya, very powerful, pinakinggan uli ng Panginoon yung kanyang panalangin. At napahaganda rin sa buhay natin na taglay ng puso natin yung mga pangako ng ating Panginoon na pinangahawakan natin sa pananampalataya at sa ating pananalangin. Number three, because of his ability to touch the heart of God. Yes, powerful yung prayer ni Moses sapagkat kayang-kaya niya nahipuin yung puso ng ating Panginoon. Humingi si Moses ng kapatawaran sa pagkakasala ng kanyang mga kababayan. Buong pagpapakumbaba, basag na basag yung puso ni Moses sa harapan ng ating Panginoon. That is brokenness before God. At nabagbag yung puso ng Panginoon. So mga minamahal na mga kapatid, kaya tinawag ng banal na kasulatan na friend of God si Moses, hindi lang isang lingkod, hindi lang isang tagasunod, kundi ang Panginoon mismo ang kaibigan kong si Moses. Sapagkat kayang-kaya ni Moses na i-touch yung puso ng ating Panginoon. Brothers and sisters, because of this powerful intercession as well as the brokenness and humility of Moses, the whole place was filled by God's glory. Yung lugar na yon na kinaroroonan nila ay napuno ng napakatinding presensya ng Diyos dahil sa puso ni Moses na mapagpakumbaba, sa puso niya na nagsusumamo sa Diyos, sa puso niya na malinis sa paningin ng Diyos. Kung kaya't yung puso ng Diyos noon na gusto ng parusahan, yung mga Israelita ay nabago, nabagbag, at nangibabaw yung kahabagan muli sa mga Israelita. Litin ko po yun, napuno ng kaluwalhatian ng Diyos yung lugar na yon na kinaroroonan nila dahil sa matinding pananalangin ni Moses. Dahil sa kanyang napakalinis na puso na tinitignan ng Diyos, sa kanyang buong pusong pagpapakumbaba ay nagawang ibaba yung napakatinding glory ng Panginoon. Yan po yung panalangin ko ngayon, hindi lamang sa lugar na ito ng Knox UMC, kundi sa mga tahanan ninyo nakasama sa pagsambang ito na mapuno rin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nawa yung banal na Espiritu, saan man kayo naroroon ngayon, ay ibinababa at patuloy na nararamdaman ninyo yung kaluwalhatian at kaningningan ng ating Panginoon. At mararanasan po natin yan kapag sa buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kapatid, pwede bang tumayo po tayong lahat at sabihin natin more of you, saan man kayo naroroon, kayo may nasa tahanan ninyo, tumayo po tayo, sabihin ninyo, more of you, Jesus, less of me. More of you, Jesus, less of me. At tayong lahat ngayon, more of you, Jesus, less of us. Jesus, we need to enthrone Jesus. Tayo po'y manalangin, banal at makapangyarihang Diyos, kung paanong naranasan yung napakatinding presensya sa lugar na yon na kinaroroonan ni Moses sa kanyang pananalangin. Ibaba niyo po ang yung napakatinding presensya dito sa sanktuaryong ito ng Knox UMC at sa buong compound ng Knox United Methodist Church.
maranasan po ang iyong napakatinding glory at presensya sa mga sandaling ito at sa mga lugar kung saan nagkakatipon-tipon ang iyong mga anak sa mga sandaling ito, sa kanilang mga tahanan o maging sa kanilang mga lugar o maaaring yung mga nasa sasakyan na nakikinig ating Panginoon. In the name of Jesus, yung kaluwalhatian po ninyo ay maranasan nila sapagkat walang imposible sa inyo, walang limitasyon ang iyong pagpapala at ang iyong kapangyarihan. At tulungan ninyo kaming maging powerful yung intercessory prayer namin katulad ni Moses, sapagkat buong buong pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan o sa kanyang church, sapagkat very may boldness siya na manalangin sa inyo at kaya niyang hipuin ang inyong puso dahil sa kanyang pagpapakumbaba, aming Panginoon. O Lord, tulungan ninyo kaming magpakumbaba. Basagin ninyo ang aming mga puso. Basagin ninyo ang aming mga damdamin. At ang punong-puno ng puso ninyo ay mapalitan ng tunay na kahabagan at pagmamahal. At igawad ang pagpapala sa lahat ng mga nakikibahagi sa aming Don't Watch ngayon. Salamat po aming Panginoon sapagkat magpapatuloy ang pagsambang ito sa pananalangin mamaya at magpapatuloy na ibababa ninyo ang iyong napakatinding presensya sa lahat ng lugar na naaabot ng Don't Watch ng Knox UMC. Yung fire po, yung itan aming Panginoon, yung apoy mula sa kalangitan na ipinababa ninyo ngayon ay magbibigay ng higit pang kasiglahan sa puso ng bawat isang mananampalataya. Ipinabalik po namin sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Let us pray for our country, Philippines. Let us pray for all elected officials as they allocate the necessary resources for combating this pandemic. Pray also for all the churches in the world, especially our church, the United Methodist Church, and our church, Knox United Methodist Church. Thank you.
let us also pray for our health, that God will bless us with a good health. Sa kanyang pagkakaroon ng aksidente, we ask Father God in Jesus' name, bigyan mo po siya ng complete healing, Lord God, mula sa operation, Panginoon, ay magkaroon siya ng complete recovery, Father. Salamat po, you really answered our prayer at patuloy po nakikita po namin yung kanyang improvements and development, Lord God, sa bawat araw. Ganun din po si Tony Manjares, Lord God, we ask, Father, complete healing from stroke, Lord God. Ipuin mo po ang kanyang katawan upang tuloy na magkaroon ito ng kagalingan. Lord, ang aking yan mo po siya ng kanyang yung kanilang BP ay maging normal, Lord God. Si Nancy and Rodolfo Lagahit, Father God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Panginoon, ang iyong mga anak, na Angeli Joy, ay huwag mo siyang pababayaan, O Diyos. Sa gitna ng pandemic na ito, pagkalooban siya ng kalakasan, mabuting kalusugan, at buhay. Dalangin namin ang kanyang COVID test result in Jesus' name. Kiniklaim namin na ito'y magiging negative. Dinadalangin din po namin ang kapatid na Joyce Bongbonga Estrada. Dinadalangin namin ang kanyang buong sambahayan. At igawad mo sa kanila, Panginoon, ang financial breakthrough in Jesus' name. Sa gitna, Panginoon, ng pandemic na ito, ang pagpapala at biyaya ay dumaloy sa kanilang buhay. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng membro ng iglesyang ito, Knox United Methodist Church. Dinadalangin namin, pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga kabuhayan. Huwag mo po silang pababayaan. Ang aming mga church leaders, O Diyos, salamat po sa kanilang buhay, sa kanilang lakas at karunungan na pagpapalain upang ito, maging sa gitna ng krisis. Salamat, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga pastors and deaconesses, lalong higit sila na nasa mga mission churches. Huwag mo po silang papabayaan. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, sapat na kaalaman, lalong higit, Panginoon, ang pagpapalay patuloy na igawad sa kanila. Dinadalangin namin ang aming mga obispo, ang aming mga district superintendents sa buong sangkatauhan na ito, O Diyos. Tawag mo sa kanila ang patuloy na presensya ng Banal na Espiritu Santo. Palakasin sila at patuloy na mabuhay. Taglay, Panginoon, ang marubog pagnanais na ikay mapaglingkuran. Dalangin namin, pagkalooban mo rin sila tapat na kalakasan pisikal upang sila, Panginoon, ay magamit pa sa
lalong higit na kapurihan at paglawak ng iyong banal na ministeryo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay isasamba sa iyo. Maramdaman namin lahat, O Diyos, ang iyong pagkilos at dalhin kami sa iyong higit na mabuting layunin sa aming buhay. Ang aming mga pamilya, Panginoon, lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga kapatid, mga apo, lahat sila, O Diyos, dinadalangin namin, hawakan mo po ang aming mga sambahayan at kami, O Diyos, ay patuloy na magkaisa na sa loobin at damdamin na ikaw'y paglingkuran at sundin ang iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin, taglay, ang pananampalataya kay Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Kami sa iyo, aming Panginoon, sa umagang ito, namin pong idinadalangin sa kapatid ulit akasan at lingan sa sumagitan, Panginoon, at hiling namin, O Diyos, ipo mo po ang iyong mapagpalang kamay sa iyong anak na ito, bigyan siya ng kalakasan ng iniwanakan na ito. Amin pong tuloy na pagkatid na ito. Tinatakot, O Diyos, na si Ati Zeni Aguilana sa patuloy na kalakas na pagbuti at ayos na kaniyang mga nararamdaman sa puso, Panginoon. Hiling namin, O Diyos, ang iyong patuloy na paggawad sa kaniya ng kalakasan sa panahong ito upang ay maging maayos po ang kaniyang mga puso. Hiling din namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pag-inga sa iba pa naming mga kapatid. Hindi namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Patuloy namin, O Diyos, na itinataas ang kanilang mga kondisyong pisikal. Patuloy mo pong pagalingin ang aming mga kapatid na ito. Aming Diyos, sa iyo namin itinataas ang lahat ng bagay na ito sa aming mga buhay. Ang aming mga pamilya ay aming itinataas sa inyo, O Diyos. Kami na iyong mga lingkod sa iglesyang ito ay patuloy mo pong lingapin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang aming mga kapatid na naghahanda po para sa aming anniversary, hiling namin, O Diyos, na lingapin mo po ang aming mga kapatid na ito, ang aming choir, na patuloy pong naghahanda para sa kanilang mga awitin, ang aming mga kapatid na naghahanda para sa mga presentation na kanilang ibabahagi sa aming concert night. Ngayon, amin pong itinataas na nawa po ay patuloy kang kumilos sa aming mga kapatid na ito. Maging ang aming multimedia team ay aming itinataas po. Hiling namin, O Diyos, na tulungan ang aming mga kapatid na ito na magampanan yung responsibilidad na nakaatang po sa kanila. Para po sa aming mga gawain sa ang aming ministeryo sa iglesyang ito ay maging maayos po sa aming pong pag-i-streaming. Pangunahan mo po ang aming kapatid na Kuya Francis, O Diyos, na sa kaniyang dedikasyon sa iyong ministeryo, hiling namin, O Diyos, na ibalik mo po ang masaganang pagpapala sa aming kapatid na ito sa kaniya pong paglilingkod sa inyo. Ingatan mo po ang kanyang buong pamilya, ang kanilang negosyo, Panginoon, ay patuloy mo pong i-blessed sa kalagitnaan, Panginoon, ng pandemya na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen.
Tuloy ho tayong umawit. Sweet Hour of Prayer. Sige po mga kapatid, tayo po'y minsan pang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Heavenly Father, once again we acknowledge your goodness and your holiness in our midst, in our lives. Thank you so much, O Lord God, for your awesome presence during this dawn watch. Thank you because you are our very faithful God. You have been faithful from the past. You are still faithful today, and you will be forever faithful, Father God, not only for our personal life, but also for our family and to this church, Knox United Methodist Church. Father God, as we close our worship gathering this morning, we ask you, Holy Spirit, to empower all the workers of Knox UMC. Continue to bless all the pastors and all the deaconesses and use them mightily and effectively, O Lord God, for the ministries that you have entrusted upon them. Thank you so much for their lives, O God, for their commitment to serve you and to serve this church and to serve the people in our surrounding communities. I ask you, Holy Spirit, to embrace them always and to lead them powerfully so that all the desires of their hearts will realize. I entrust to you also all the members of Knox United Methodist Church. Bless their heart, O Lord God. Continue to give them the assurance of your unfailing love. And whatever the prayers of their hearts, O Lord, enable them to see your goodness, enable them to see your power,
And Lord, lead them also so that they will continue to be victorious. Bless Knox United Methodist Church, O Lord God, to all their plans, to all, Father God, their endeavors, not only to serve this church or the membership, but also as they serve the whole community. Continue, Lord, to empower them. Lord, thank you. I entrust to you all the people who are joining with us, Lord, for this Don Watts of Knox United Methodist Church. Whatever the things that they need, O Lord, nothing is impossible to you because you are our very awesome and powerful God. O Lord, thank you so much because you have empowered us, O God, through this Don Watts this morning, and we will continue to serve you. We will continue to declare your goodness to many people. We will lift up your name always, O Lord God, and we will make Jesus known to many people as their Lord and Savior. We claim more victories, O Lord God. We claim more blessings from you. We bring back to you all the praises and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Brothers and sisters in the household of the Lord, once again, we were able to experience His awesome presence and overflowing love through our worship celebration this morning. Receive now the blessing of our Almighty God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless Knox United Methodist Church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.